Oo, sino ka dyan? May tinga ako malaki dito, no? So, hi guys! Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na alam ang sasabihin ko na nabasa ko kanina na naman sa FB ko na si Paolo Contis daw naghihinakit dahil hindi na natuloy ang project niyang isa. Hindi ko na pangalanan ha kung ano project yon. Tapos, hindi pa daw siya nakabili ng sarili niyang bahay. Uy, Paolo, wala nga din akong bahay. Tsaka, simula nung maliit ka pa, nag-artista ka na, hanggang ngayon, artista ka pa rin, tapos wala ka pa rin bahay. Saan mo ba dinala yung kita mo? Marami nga nagsasabi nga, hindi naman daw deserve ni Paolo na maging successful kasi hindi nga daw siya nagsusupport sa anak niya. So, hindi siya naging mabuting ama. Marami naman din na kahit hindi artista no na ganyan talaga mga lalaki na hindi talaga mabuting ama, mag-anak anak tapos iiwan tapos hindi magbibigay ng support. So kung hindi ka nagbigay ng support, dapat marami kang pera. Nasaan napunta yung pera mo? Napunta sa mga babae mo. Minsan talaga ang mga lalaki kaya walang napupundar kasi umagastos sa mga babae nila. Sa kakagastos sa mga babae, hindi man lang nare-realize na day by day, tumakbo man ang araw, lumipas man ang panahon, na tumatanda na, nawala pa lang na ipatay yung bahay. Diba? Ako nga trabaho, ako ng trabaho, wala din ako na ipatay yung bahay. Pero, ikumpara mo naman yung kita, mas kinikita ko noon, nakakahiya naman sa kita ko. Nakakahiya naman sa iyo. Ang laki naman siguro ang kinikita mo kasi bata ka pa, sikat ka naman na artista na. Tapos nung binata ka sa tabing ilog at kung ano-ano parang project dumating sa iyo at ang dami-dami mong movie. Kung isa-isahin ko, ang dami-dami talaga. So hindi ko na kailangan isa-isahin. So bakit wala ka pa rin bahay? Nalungkot ka ngayon, napanood. Hindi ko pala napanood, nabasa ko lang sa Facebook. Pangit yung gagawa-gawa ako ng kwento dito tapos hindi naman totoo. Hindi ko napanood ha. I just wanna make it clear na nabasa ko na yun nga, medyo malungkot ang buhay niya dahil nag-expect na siya na sa kikitain niya sa sitcom na yon or ano ba yun, project na yon ang ginagawa niya, naputol daw kasi, natapos daw kasi, eh hindi ba naman natapos, parang hindi na lang na-continuous yun, parang ganon, parang tinapos na lang ng wala sa oras pa. So, yun, napurnada yung pagbabalak niya ang pagbili ng bahay. Hindi ko malaman kung bakit may mga artista din ganyan, no, na sa panahon ng kasagsagan, ng kasikatan nila, walang naipon. Hindi naman sa pangingialam, no, kay ang tao naman talaga, may kanya-kanyang expenses, may kanya-kanyang paggagamita ng kinikita nila. So, hindi natin alam kung saan niya pinagagastos yung pera niya at yung mga basher niya na nagbabash ngayon na tuwang-tuwa sa nangyari sa kanya. Kasi nga, dahil nga sa mga ginawa niya kay LJ, ay, pinangalanan pa. Dahil sa pinagagawa niya sa mga, kung ano nung ginagawa niya dyan. So, yun. Nakakalungkot lang isipin na, imbis na damayan ka ng tao, mag-post ka ng ganyan, nanghingi siguro ka ng simpatsya sa mga tao sa sitwasyon mo. Kaso, ang nangyari, binash ka patuloy. Di ba? Wala talaga. Minsan kasi ang tao, imbis na expect mo na makiramay sa'yo, magsimpatsya sa'yo, lalo nga inis sa'yo. Kaya dapat hindi ka na lang nag-post kung ano mong balak mo sa buhay. So kung may project ka ulit, mag-ipon ka na at magbili ka ng bahay para hindi ka na i-bash ng mga basher, no? So nag-i-enjoy ako masyado sa tainga ko ngayon. Dahil dyan, magbababay na ako dahil kailangan ko ng matulog. Salamat sa inyong panonood at huwag niyo kalimutan i-subscribe para sa ating susunod na mga chismisan. Bye-bye!